ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinaglulugdan na. Pinupuri ka namin, dinarahal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinuruan mo ang sanlibutan sa pangangaral ni Apostol San Pablo. Ipagkalubong sa aming pagdiriwang ngayon ng kanyang pagbabagong buhay, kaming mga nagsisikap magbago para makadulog sa iyo. Sa tulong ng kanyang halimbawa ay maging mga saksi nawa ng iyong katotohanang maasahan sa daigdig na ito. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, sinabi ni Pablo sa mga tao, "Ako'y isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan ng kautusan ng ating mga ninuno. Tulad din yung lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabilanggo sila, lalaki't babae. Makapagpapatotoo tungkol dito, ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasuba ko sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" Ako'y sumagot, "Sino po kayo, Panginoon?" "Ako'y si Jesus na taga Nazaret na inyong pinag-uusig." Tugon niya, "Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi lang narinig ang tinig na nagsalita sa akin." At akin ding itinanong, "Ano po ang gagawin ko, Panginoon?" Ang tugon sa akin, "Tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin." Nabulag ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon. Kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya ay taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, "Kapatid na Saulo, makakakita ka na." Noon di na nauli ang aking paningin at nakita ko siya, sinabi pa niya, "Hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang banal na lingkod
at marinig ang kanyang tinig, sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang magatubili. Tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabinyag at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayo at dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayo at dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig naukol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Umayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at nagpapabinyag ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalay ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa araw pong ito ay pinagdiriwang natin ang pagbabagong buhay ni San Pablo. Narinig po natin sa unang pagbasa natin ang kwento niya ng kanyang pagbabagong buhay. Ano nangyari? Paano nangyari? Narinig natin sa ating unang pagbasa, what happened, where it happened. Pero maganda rin makita natin bilang Kristiyano, ano bang naging gawain ni San Pablo? Sa itagausig ng mga Kristiyano,
sa masigasig na usigin ang mga unang nananampalataya kay Jesus. Hinahanap niya, pinapapatay sila, o tinatapon sa bilangguan. Pero nagbago ang lahat nung nagpakita sa kanya si Jesus sa daan pong patungong Damasco. At ganoon din naman sa buhay natin bilang Kristiyano. Pag nagpakita na si Jesus, nakita na natin si Jesus, nagbabago ho ang buhay natin. Hindi pwedeng manatili tayong ganito nang nakita natin si Jesus. Dahil kahit sa mga ebanghelyo, kababasahin natin ang mga kwento ng ebanghelyo sa mga nakadao pampalad ni Jesus at nakakita sa Kanya, nagbago ang kanilang buhay. Kaya maganda rin sa para sa atin at baon na din natin sa ating pagdiriwang. Kung ano ka man ngayon, anuman ang asad ka man sa daan ng paglalakbay mo, huwag kang mag-alala. Kung sa tingin mo'y malayo ka sa Diyos dahil sa iyong mga kasalanan, hindi yan ang tuldok ng buhay mo. Kung sa tingin mo, Father, hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal ng Diyos kasi makasalanan ako. Sino bang hindi? Father, hindi ako karapat-dapat. Ang dami kong pagkakamali. Mahina akong tao. Mas lalo natin kailangan ng Diyos dahil mahina tayo. Kasi sabi ni San Pablo, sa aking kahinaan, doon ako pinakamalakas. Dahil ang grasya ng Diyos ang pumupuno nito. Kaya maganda rin para sa atin bilang Kristiyano, patuloy na palalahanan na magbalik loob at magbagong buhay. Magbalik loob kay Jesus, talikuran ang ating dating mga gawain at lumakad sa pagpapanibago ng ating buhay. Lagi tayong inaanyayahan ng Panginoon to have our own conversion stories. Ang pagtalikod natin sa dati nating mga nakasanayang gawin, mga kasalanan natin at pangit nating gawain, at lumakad tayo sa pagbabago ng buhay natin. Pinapalalahanan tayo ni San Pablo that the Lord meets us in our journey. Nagpapakita siya sa atin sa kalagitnaan ng ating paglalakbay. Maganda rin yung saan nangyari. Nang nagpakita si Jesus kay Pablo sa daan patungong Damasco. God showed himself to Paul in the middle of his journey. Kaya sa paglalakbay din natin, hayaan natin na makita natin si Jesus. Hayaan natin na magpakita sa atin ang mahal na pong Jesus Nazareno sa gitna ng paglalakbay natin sa buhay. At pag nakita natin siya, talikuran ang mga dating gawin, talikuran ang mga kahinaan at kasalanan, at lumakad sa pagbabago ng buhay. Pinakita sa atin ni Pablo na pwede, posible, kahit sino tinatawag ng Diyos sa pagbabago ng buhay. Huwag mong isipin napakamakasalanan mo. Huwag mong isipin na parang wala ka nang magagawa. Hindi. Hindi totoo yan. Ang grasa ng Diyos, pag kumalaw sa buhay natin, lahat po posible. Kaya ng Diyos baguhin ang buhay natin. Hilingin lang natin sa Kanya, Panginoon, gabayan mo ako. Panginoon, magpakita ka sa akin sa gitna ng daan ko sa paglalakbay sa buhay. Tulungan mo ako na talikuran ang pangit at dati kong gawain nang ako ay lumakad sa iyong liwanag. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal ko mga kapatid, ipanalangin natin
ang misyon ng simbahan at ang mga pangangailangan ng mundong tinubos ni Kristo. Ang ating itugon, maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway maging masigasig sa pangangaral ng pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik loob, manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, Panginoon. Ang mga misyonero, naway magkaroon ng tapang na ipahayag ang ebanghelyo, maging sa mahihirap na pagkakataon at mapanganib na lugar, manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, Panginoon. Ang mga nag-aalinlangan at nasisiraan ng loob, naway matuklasan ang walang hanggang katotohanan na walang iba kundi si Kristo. Manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, Panginoon. Ang mga matatanda, nangungulila at may sakit, naway makatanggap sa kanilang paghihirap ng ginhawang dulot ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, Panginoon. Ama ng aming manunubos, habang inuusal namin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni San Pablo, palalimin mo ang biyaya ng pagbabalik loob sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa pagdiriwang, kami naway lubusang maliwanagan ng Espiritu ng ilaw ng pananampalataya na siyang suminag kay Apostol San Pablo para mailaganap ang iyong kaningningan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan.
Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol at patnubay ng sambayanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana, sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
sana ako'y kapiling mo kahit ikaw pa may papalayo. Kailan magwawakas ang iyong pagtatago? Ako'y naghihintay sa'yo. Lumapit ka lamang, ang puso ko'y hagpan. Pag-ibig ko'y walang hanggan. Sana ako'y kapiling mo kahit ikaw pa may mapalayo. Iniibig kita, manalig ka sana. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organization, HDN at mga samahan ng ating simbahan. Sa darating na January 29, 2024, Lunes, sa ganap na ika-2 ng hapon, para sa pagdiriwang ng banal na misa at maringal na pagpapahayag ng Minor Basilica ni Jesus Nazareno bilang Minor Basilica at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang punong tagapagdiwang sa araw na iyon ay ang kanyang kabunyian, Jose Fuerte Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng Palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahin ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar.
tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpaalab sa ningas ng pagmamahal na lubhang dumarang kay Apostol San Pablo para sa kanyang mapagmalasakitan ang lahat ng mga nagtitipon ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, paral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.